Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media, Vice President Sara Duterte at President Bongbong Marcos tila ginagawa ang kanilang mga kakayahan para maiayos ang bansang Pilipinas. Ngunit meron isang administration na kumukontra sa kanila. Ito ang pinangalanan nila, First Lady Liza Araneta Marcos Administration. Sino kaya ang magbawagi dito sa dalawa? Makikita natin ang mga kurapba o ang nag-aayos ng tama sa bansang Pilipinas. Banat pa nga ng isang netizen, sana mag-world war na. Nang lahat tayo patay, wala ng pag-asa ang bansa natin at dyan na tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, nakakabwisit na pag ganito ang namumuno sa Pilipinas. President Bongbong Marcos, ikaw ang aming inihalal na presidente, hindi si First Lady Liza Araneta. God bless you always, President Bongbong Marcos. Kaya nga iniimbestigahan dahil lalabas ang totoo. Kung inosente sila, edi lalabas ang pangalan nila na talagang sila mismo yon. Pero kung mga martis lang yan, mapapatunayan yan sa imbestigasyon kahit sa lower house or higher house yan. Akala ko giginhawa na ang mga taong bayan. Yun pala, lalong nahihirapan ang mayayaman dahil sa lalong pagtaas ng mga bilihin. Anong nangyari sa bansa natin? Sa madaling salita, kinukonsinti ni lalaki si babae kaya hindi malayong hindi magtagumpay si lalaki sa kanyang mga magagandang adhikain dahil lang sa isang babae para iyong kuwento. Nina Samson and Delilah, tingin nyo? Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nyo natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Marcos Duterte admin versus Araneta admin, and of course the onion smuggling. Medyo pinahapyawan ko yung hearing doon sa Committee on Agriculture and Food. Hindi ko natapos pero tinignan ko lang ano yung medyo flow doon sa hearing. Pero bago tayo pumunta sa isang sa issue na talagang nagpapahirap sa bayan, ang smuggling and hoarding not only the sibuyas but the rest of the basic commodities sa ating bayan. All right. Ngayon, thank you kay Pebbles Talakera, Chururot to Sok, Mother Gising na ba? Pilipinas, bango na, bango na. Okay, thank you kasi sa kanya ko to nakita. Yung na sa bisibisihan ako kagabi. I think ito. Ayan. The Marcos Duterte Administration's effort in fighting inflation. You know what, mga palangga, first time in the history na sasabihin mo, di ba, na Marcos Duterte administration. There's no such thing as Marcos Duterte administration in the first place. Hindi naman na campaign na team, ano, unit team sabi ng iba. O unit test sabi ni Madam Pemos. Walang Marcos Duterte administration. Meron Araneta administration. Not the Marcos Duterte. At hindi naman si Sara ang nag-a-appoint ng mga appointees na mga palpak dyan. The first gentleman, hello, ano to? I-analyze natin to, okay? Laliman pa natin ang ating mga pangunawa sa bagay. I-extract natin to. Ano ba itong Marcos Duterte admin? So nakalagay ito sa Presidential Communications Office. Yan, ang mga author niyan, si Bukangkang, si Chiloy, ba si Chiloy? So ipinapakita dito, dito sa kanilang Facebook post, okay? Yung mga like short-term measures, kung ano yung mga gagawin nila. Bakit short-term? Gawin nyo ng long-term, di ba? Kung gaano nyo ginagawang long-term ang inyong pagbabakasyon at paglipad-lipad sa iba't ibang panig ng mundo at bit-bit ninyo ang mga staff ninyo na wala namang diplomatic role dyan sa mga bansa at mga media na sinungalngalan nyo na yata ng mga iPhone 14 na nga bells nila. Eh, you know,
Nakakaloka. Long term dapat ang solution sa bagay ba sa mga problema ng bayan. Well, I'm not gonna discuss about the short term measures na sinasabi dito. Ang gusto ko lang ipaunawa dito, yung title na The Marcos Duterte Administration. Hindi ba ito'y hudyat dahil nagiging, kumbaga, even though yung kanilang nilabas na survey, mataas ang rating ni BBM, ito ba'y hudyat na gusto nyong isama si Sara sa kapalpakan nyo? Dalawa lang to eh. Hudyat ng dapat idamay-damay natin si Sara dito para yung mga Duterte supporters ay hindi mawawala yung suporta kay BBM. Which is, ito yung nangyari during the campaign, di ba? Nung nangangampanya tayo, ang sabi ko pa nga noon sa ako, nung hindi ko pa alam na nabudol pala tayo, na ako as a BBM supporter, I will vote for Sara, I will campaign for Sara kasi tandem sila. Kasi kailangan natin talagang, you know, wala namang ibang choice eh, na talagang malakas para sa bayan. May isang choice doon pero hindi talaga winnable, but ganun pa man. Ang nakikita natin dito, mag-comment kayo dyan kung anong patansya nyo dito. Ito ay pagdadrag na naman sa pangalan ni Sara. Hindi natin pinag-aaway-away ang mga dalawang ito, pero ito po ay malinaw na walang Marcos Duterte administration, merong Araneta administration. Kasi when you say from the word administration, siya yung nag-a-administer ng mga parang sa ospital nag-a-administer ka ng gamot. Baka nag-a-administer ng pulboron. But anyway, going back. Siya yung nagpo-position, sa taga nagpo-position ng mga gabinete. Eh bakit si Sara ba nagposisyon diyan sa mga inaanak ni Lisa? Ba't dinadamay niyo si Sara dito? O di ba? Obviously, ito ay nararamdaman ninyo yung hinaing, yung galit ng taong bayan, particularly sa issue ng smuggling and hoarding. Papunta tayo dun mamaya sa issue na ito. Dahil, di ba, sa kabila ng kontrobersya, pinag-usapan sa social media, political, you know, blogging, ang tungkol dito sa hoarding and smuggling ng sibuyas na nasasangkot nga ang First Family. So with that, ang ginawa nito ni Martin Romualdez na sa nakaraang vlog ko, kung talagang sususugin, ang pinaka-ending, you know, may involvement din si Martin Romualdez dito. Saan ko nakuha yan? Diba? Diyan sa Intel report ni Clarita, nasabi ko, kahit 100 million ka man magsinungaling manang Lola, like me, totoo ang sinasabi ko at totoo ang report mo. Anyway, ngayon mga hitad, okay? At bago ako rumampa, sabi ko I have to vlog kasi rarampa na naman ang hitad. Ito, nag-hearing sila sa Committee on Agriculture and Food, 2 days ago yata. Ngayon, instead of smuggling, ang pinag-usapan doon, mukhang naliligaw sila ng landas. Okay, paano naliligaw ng landas? Kasi yung kinansel nila, totally na kinansel nilang hearing sa Committee on Means and Ways, na wala ng schedule, di ba? Ipinorward na raw kay Martin Romualdez. Mga palangga, yung mga 12 na pangalan, okay? Tignan natin. Dito. Yung mga pangalan na pinatawag nitong ng Committee on Ways and Means. Okay, asa ba yung mga pangalan ng mga hitad na yan? Alright, ito na. Yung pinatawag doon na mga number one ngayong Michael Ma, bakit wala doon sa hearing 2 days ago sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, na itong taong ito, ulitin natin na partner ni Martin Araneta, nakasama na naman ngayon doon sa Japan, ewan ko kung anong role doon, baka makikipag-usap na naman, baka na mag-smuggle ng noodles sa Japan. I don't know. Kasi lahat ng klaseng negosyo meron sila eh. Kulang na lang, I don't know,
Polboron supply, baka meron. Okay, number two. Yung Lugin, di ba? Yung Lugin ang na pinatawag ng Kongreso, wala dun. Si Andrew Chang, si Beverly Perez, yung Aaron Nukom, okay, na kinukwento ko sa inyo nung nakaraan, na may mga connection at papunta nga dun kay Martin Romualdez na ito. Itong si Manuel Tan, kaisa-isa lang ang nando doon, yung Leia Cruz, na obviously nagsisinungaling dahil nagre-request sila na siya ng executive session. At executive session, ibig sabihin, sila-sila lang ang makakarinig. So kung isisigaw niya doon kung sino yung mga sangkot na mga, what do you call it, na mga politiko, eh hindi natin maririnig. Sila-sila lang. At kung sila-sila lang ang makakarinig, definitely, pwede nilang i-twist yun. Yung Michael Ma, pwede nilang gamitin, baliktarin nila Michael Mama. Yung Martin Araneta, pwede nilang, you know, ibahin ang apelyedo. They can twist everything kapag hindi natin naririnig. Bakit kailangan na executive session ito kung gusto niyong masolusyonan? Kailangan marinig ng bayan kung sino ang mga sangkot. Di ba? Oh. Ang kata ito pa yung June Diamante, Diamante, Lucio Lim, Jerry Teves, yung si Venir Bakiran at yung si Raval na you know, na talagang nakakonect ito kay Martin Araneta. What the heck? Ngayon, mga palangga, pinaglalo ko tayo ng mga jutang dyan inang to. Ngayon, naglabas ng February 8 ng drama-drama sa House of Representatives na sinabi, through the initiative of Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Wow, parang tinignan mo, wow, thank you ha, kasi nag-initiate ka pa. Diba? Parang bongga, nag-initiate ka pa na talagang magkaroon ng congressional hearing. Sabi dito, the House Committee on Agriculture and Food conducted a motu proprio inquiry on Wednesday on the possible hoarding and price manipulation and vegetables, particularly onion and garlic. Demo, sabi niyo dito, on the possible hoarding and price manipulation, nasaan yung smuggling? Yun yung issue na nagsismuggle, okay, based dun sa unang hearing, itong mga pangalan, like yung Michael Mann na nakaugnay sa First Family. Ano to? Buburahin nyo na lang ba to sa isipan namin? Hindi ko buburahin to. Hanggat hindi nyo nilalabas, araw-araw nating pag-uusapan na ilabas nyo ang pinangalanan ng Kongreso na mga sangkot sa smuggling. Ngayon ang ginawa dito noong February 8, mga palangga, parang nag-initiate si Romualdez na parang, oh wow, ha, thank you, nag-initiate ka ha. O ayan na, Maharlika, oy kayo mga jutang dini na, mga ganyan. O eto na, nag-initiate na kami, ano pa. Pero tinanggal nyo ang isyong malupit na smuggling. Bakit hoarding lang? Dahil sinabi ni BBM, normal lang ang hoarding. Di ba? Sabi yun, normal lang naman ang hoarding, you know, sa mga negosyante. Part of the business. Really? So medyo magaan-gaan ng konti yung hoarding. So yung smuggling tatanggalin niyo. Eh pinagluloko niyo yung tao. Huwag niyo kaming bilugin. Sayang naman yung sinasabi ninyong matatalino ang Pilipino kung ang tingin niyo sa tao ay ganito. Hindi namin kayang arukin ang kasinungalingan ninyo. Ngayon mga palangga, ano pa pinagsasabi dito sa ano na to? Okay, Committee Chairperson and Quezon Representative Wilfrido Mark Inverga, who presided over the meeting, said the inquiry seeks to determine the root cause of the spike in the prices of onion and other agricultural commodities. See? Tanggal totally ang smuggling. Where is the smuggling issue? Hey, ang pangalan mo, Wilfrido? Saya, di ay ito siguro, kababayan ko, ang spelling ng Wilfrido, W-L-I-F-R-I-D-O. Anyway, sir, darling. Okay, Majority Leader Manuel Jose Dalipio urged the Bureau of Plant Industry or the BPI to monitor local agricultural products and not just imported goods. Actually, walang kwenta. Doon pa lang sa data ng supply, marami na pwedeng mag-take advantage, but there should be an agency and I believe BPI should know this. Adding that, BPI should be accurate. How can you guide people on making the right decisions kung mali yung datos na ibinigay ninyo? Okay? Marikina Representative Kimbo, okay, and Marco Leta,
Kong Marcola observed the discrepancy in the BPI's data on sufficiency level. O yan, napanood ko ngayon. Okay, mamaya na tayo sa sufficiency level, mga palangga. Tandong, mga kababayan, gumising kayo. Tinanggal nila ang 11 na pangalan, I mean, hindi tinanggal, hindi nila pinatawag. At kinalimutan na nila ang issue sa smugglingan, I mean, hindi tinanggal, hindi nila pinatawag. At kinalimutan na nila ang issue sa smuggling na based natin mga informant dun sa Bureau of Customs na mismo ang First Family ang tawag sa kanila, ang alias nila dyan, wala na yung lighting ko, ang alias nila o code name nila ay Maharlika. At si Martin Araneta ang tawag sa kanya prinsipe ng mga kasabwat daw nila dyan sa loob ng smuggling. Kaya ba tinanggal niyo yung smuggling? Ganun ba talaga gawin yung tanga yung tao? Tapos mag-focus lang kayo sa hoarding at price, you know, price increase? Really? Nasaan si Michael Ma? Nakasama mismo ng First Family sa kanilang pakikipag, sa kanilang bakasyon, isinasama, baka nasa Japan na naman. Talaga bang makapal ang mukha niyo? Makapal pa sa balat ng elepanting 500 years old? Diba? Nakakagalit po eh. Nakakagalit to kasi ginagago tayo. Niloloko niyo yung taong bayan. Pero ang totoo, lumalabas kayong katawa-tawa, lutang na lutang kayo. Tinalo niyo pa si Lenny sa pagkalutang sa ginagawa niyo sa taong bayan. Magsama-sama kayo. Well, ano ang expect mo? Sabi nga, Araneta administration, that's the dilawan. Kahit hindi niya, my God, di ba dininay niya yun? May ebidensya tayo dyan na siya ang nag-a-appoint. Recently, mukhang na-imbier ng hitad, si Lisa. In-address siya ni BBM na First Lady Imelda Marcos. Di ba? Tapos na-imbier na, tapos nakasimangot pa. Or pa you know, nakita mo yung reaction ni Inday Sara doon. But anyway, sabi nga ni Pebbles, chororot, Talakera, di ba may script na yan, nagkamali pa. True. O baka naman talaga ang First Lady sa paningin ni BBM ay talagang si Imelda at si Lisa ay president. Kaya ganun, di ba? So ito mga palangga, okay, ito ang sinasabi natin na tignan natin, ha? Wake up people. Nag-schedule ng hearing, ay nag-hearing, inilabas ang mga pangalan doon sa committee Ways and Means. Then, kinancel nila. Then, after nung, actually bago nila kinancel, nakapag-meeting si BBM sa kay Zubiri at kay Romualdez. To the next day, wala na, canceled na totally. You have to connect the dots. What's cooking up? Anong niluto nila? Pulboron? Nag-chances sila ng pulboron doon? Yun ang pinag-uusapan nila? Anong legislative agenda sinasabi nila doon? Without explaining to people kung anong legislative agenda. Be specific. Total, you have to be transparent. Anong legislative agenda ang pinag-usapan ng Senate President at ng House Speaker? Sige nga, may update na ba sa legislative agenda na yun? Wala. Ano yun? Baka uminom-inom lang kayo doon, nagpicture-picture, oh, picture tayo, legislative agenda. Labas ang pulburon, singutin na natin lahat yan para bonggam-bongga, lalo na pag galing ng Bulacan, masarap yan. Ano to? Mga palangga, niloloko na tayo. Papahayag ba tayo na ginaganito tayo? Hindi inilabas yung mga pangalan. Sinasabi niyo, ebidensya. Dapat maglabas ng ebidensya. Eh, yun nga eh. Yung mga smugglers and mga companies na sangkot dito sa smuggling na ito, na nakaugnay sa First Family, ayaw niyong ilabas. Malinaw pa sa sikat ng araw, guilty kayo. Talagang, ay, kung gusto niyo, sabi ko nga, ma-clear ang pangalan ninyo, ilabas niyo si Michael Ma, ilabas niyo yung mga kasama niya na nag-smuggle. Oh. Kasi gagawin niyo lang, eh. Unang-una yung pera dyan sa pera ng bayan, in-spend niyo sa walang kakwenta-kwentang hearing. I mean, na isang tao lang ang igigisahin ninyo, tapos executive session pa, tapos itong Leia Cruz na ito, nakilala daw itong notorious dyan sa smuggling na yan. Definitely, kilala niya yung mga players yan. Hindi naman, you know, hindi naman gagalaw yan kung walang kumpas ng mga nasa gobyerno. Kasi nakaraan pa yan eh. Before Araneta administration. Diba?
Niloloko tayo. Niloloko. Akala naman nila, maluloko nila tayo. Gising na yung mga palangga. Diba? Ito ba talaga, ito bang president, ito bang administration na sinuportahan ng majority ng Pilipino? Ginagawa niyong mangmang ang Pilipino, ika-cancel ninyo ang hearing, tapos ngayon, tatanggalin ninyo ang issue sa smuggling, hoarding na lang tayo. Eh kasi baka madamay ang first lady dyan eh. Na-explain na natin yan, yung kanilang connection. It's not about the pictures na magkakasama sila. Mismo yung kanilang kumpanya ay nakaukit. O, diba? Nakaukit ang pangalan ni Liza Araneta, ni Martin Araneta, nakaukit ang pangalan ni Franz Imperial, ni I.R. Jimenez, who else? At marami pang iba, mga undersecretary niya, dyan sa Malacanang. So ano to? Ha? Gaguhan. Akala niyo ang Pilipino, papayag na lang na ganun. Katotohanan ang mananaig dito. Mas matindi ngayon, malala pa sa dilawan, hawak ng mainstream media, sabi ni Forever in Love 01. Exactly. Tapos, wala silang statement sa kabila ng clamor ng tao. You know what? Ganito kasi yan eh. Kung malinis ang First Lady, kung malinis ito si Martin Araneta, ilalabas ni hindi ni Liza, well, si Liza naman ang kumukumpas, ilalabas nila si Michael Ma para kung talagang wala silang kinalaman dito sa usaping smuggling na ito, ilalabas nila dyan sa Senado o sa Kongreso para mapiga natin sa ngalan ng pagbangon muli. If they're really for the people, kung para sa Pilipino si Bongbong Marcos at si Liza Araneta, ilalabas nila si Michael Ma. Sino ba yan? Dayo sa Pilipinas? I don't know kung Filipino citizen siya. Kaya dapat sa Security Exchange Commission, iti-check pa. Wala. I don't know, I hope Bobby Tigla will check sa Security and Exchange Commission kung anong ilang percent owned itong China-Philippine Unified Enterprises. Diba? Hindi sila para sa Pilipino kasi kung ako nandyan, ang kaibigan ko, hindi ko pala alam, kasama ko pala sa negosyo. Yung pala, on the side, may ginagawa pala siyang panggagago sa bayan ko. Eh, hindi kita panghihinayangan. Kahit magkaibigan tayo, kahit binigyan mo ako ng isang container na alak, laklak ako ng laklak, kahit bigyan mo ako ng isang container na sigarilyo, di ba, susunugin ko yung baga ko, tapos nalaman ko na, kunyari ako si Liza. Nalaman ko na ikaw pala isangkot dito sa maanumalyang o sa hoarding na ito, smuggling. Ay, definitely, pababalikin kita sa bayan mo kung saan ka. Hindi ko hahayaan na sisirain mo ang bawat kinabukasan ng Pilipino kasi ibabangon ko yung buhay ng palangga ko. Diba? Mga ganon. Babangon tayo sama-sama. Mga ganong chu-chu-chu-chu. Babangon muli. Eh, kayo lang ang bumabangon. Diba? Nakakarimarin po. Ay, no? My God, actually itong gusto kong, well, sige, we'll talk about this meeting nila bala nga, yung kanilang kanilang hearing. So doon sa hearing nila, lumabas doon, nagsusuntukan pa yung mga data. Well mga kababayan, dito nga nagtatapos ang ating talakayan. Sa tingin niyo, sino kaya ang magtatagumpay? Ang administration kaya ni President Bongbong Marcos o ang administration ng kanyang asawa na si First Lady Liza Marcos? Just comment below sa ating comment section ng inyong mga opinion at ating pag-uusapan.